Hello guys, mga kaweng, kumusta po? Napakagandang lugar nito guys. Saan ba ito? Dito po ay sa bukid nun guys, sa Kitautau bukid nun. So nandito tayo guys sa Il Cinco Restaurants dito sa bukid nun Kitautau. Ay nasa tuktok tayo ng bundok. Ayan mga kaweng. Oo, iwan ko ba kung bakit nasa tuktok tayo dito. Ay ito po ay isang restaurant. Nasa tuktok tayo ng bundok. So ayan, no? So ang ganda ng lugar dito guys. Alam nyo guys, sa mga gusto po, alam nyo kung gusto nyo bumili sa mga lupa dito guys sa bukid nun ay napakamura po, no? Tapos gawin nyo ng mga resort or yung baga inland resort, yung bang kung ano-ano, yung bahay bakasyonan, tapos nasa overlooking kayo na lugar, ay siyang tunay nga naman, no? Ang bukid nun kasi guys ay napakagundang lugar, no? No, dito siya sa parang sa Davao province yan siya, no? So yun nga, oh, dito tanaw na tanaw ko yung mga ano guys, yung mga bukid dyan. Yan, no, dito yan sa El Cinco sa restaurant. So guys, may pupuntahan tayong lugar or lupa na may binibenta kasi rito guys. Baka gusto nyo, no? Investment na rin yan mga kaweng. So puntahan natin ito guys. Oh, may kalsada naman siya, may daanan naman siya guys. Kaya lang hindi pa masyado kasi binubuldos-buldos pa yung iba guys. Hindi pa siya simentado guys. So mayroon na talaga siyang madadaanan. So punta tayo guys. Mayroon ditong 3 hectare guys. Ayan, 3 hectare po siya for only 600,000. Napakamura po, no? Tapos tayuan niyo ng mga istalan, yung mga resort, inland resort kasi dito guys abunda dito. So ipupuntahan natin guys. Ay abunda po siya sa tubig. Napaligitnaan yung tubig. Bundok side, nice side. Tapos sa pinakagitna ay tubig po siya, no? Yung tubig na sobrang linaw, sobrang linis din kasi parang batis din siya. Ayan. So, yan. Dito na tayo guys. Magsakay kami ng ano, parang bao-bao na motor. So, dito guys, ito yung area pupuntahan natin. Medyo madamo-damo pa siya. Pero, syempre, wala kasi pang may-ari. Ayan, sa mga hilig dyan guys, maghanap ng mga ma-invest ninyo na pera guys. Dito na lang lupa. Kasi dito sa bukid dun ay talagang napakamura ng mga lupa rito guys. No? And then, huwag kayong mag-alala dahil legal po ang mga papilis natin. No? Idadaan natin. Kasi ito po yung mga lumad pa pong may-ari. Idadaan natin sa pre-matric. No? So, ayan po. Or mayroon din tayong kulo guys. Ayan. So yan. Pasyal-pasyal pa tayo guys. Doon sa unahan. Ayan. Tapos ito pa, oh. May mga kasama ako guys. Dahil gusto din nang tumingin sa area na to na 3 hectares for only 600 pesos guys. Ayan. Cash lang nga po talaga siya guys. No? Kayo na po ang bahala kung ano ang itatayo nyo rito sa lupang ito. Ayan po. Hindi naman siya ganun kasukal ni malaki yung mga kahoy. Hindi naman siya ganun. Yung tama-tama lang yung mga laki ng kahoy. Ayan po. So, dito banda guys. Ayan. Ayan. So, yan sa mga hindi po. Maghahanap po ng mga lupa dito sa bukid nun guys. Ay pagkakataan nyo na itong sunggaban. Itong mga lupa na ito guys. Dahil napakamura pa ito ngayon. Sa sunod na mga taon. Ay naku, mahal na talaga ito, no? Yung iba talaga dito talaga sila nag-i-invest guys dahil iwan ko ba kung bakit nasa tuktok pa talaga sila ng bundok. Mga ibang mga inland resort dito guys, nasa tuktok sila ng bundok, magawa ng mga building, ganun, no? Napaka-overlooking yung iba. So dito guys may patag po siya. So ito po, kasali din ito sa 3 hectares guys, no? So yan, tinuturo ng may-ari kung saan banda, ganun-ganun. Yan po, no? So, ang mga papilis dito, walang problema guys. Okay naman siya. So, walang kaba po talaga siya. Yan po, yung kahoy na yan. Yan, tapos hanggang dito. Basta malaki po siya guys. Iba kasi dito ang sukatan ng 3 hectares. Mas malaki, mas malawak, ganun. Yan, may mga kawayan. And then, yan. Sa ano guys, sa paligitnaan ito. Sa gitna guys, may ano siya, parang batis o sapa guys. Na napakalinaw-linaw yung sapa. Yung sapa na yun kasali yan sa 3 hectare guys. Pwede yung gawin siyang ano ba, parang ano, resort, parang ganun. So yun po, may mga saging dyan na ano, abaka po yan. Kasi taniman ito ng abaka. Ayan, may nag-chatpak. Pasensya po. Ayan mga kaweng. Ayan, sa mga gusto po guys, PM nyo lang ako. Sa mga gusto po, no, ng mga ganitong ano, investment. Ay patay, oh, wala bitaw. Guys, tapos na tayo nag-tripping. Basta 3 hectare po siya guys. Susukatin naman yan. So baba na tayo. Ayan. So pagbaba naman, ito po ay pwede nyo itong palakihin ng daan na yan guys. Nakatulad nito. No, kasi ito ay
ano ng gobyerno, pinalaki ng gobyerno ng kalsada na ito. So dito po yung labas, yung pinakakalsada. And then sa ano, yun po ang papasok. Ito po yung tubig dito, guys. No, napakalinaw, napaka ano, ito po ay hindi talaga nahibas. Sa init ng ating panahon ngayon, hindi po talaga siya nahibas, mga kaweng. So iniinom nila yung tubig na yun, pinanglalabas. So dito na sila kumukuha ng tubig. Itong 3 hectares na ito, guys, ay abunda siya sa tubig, no. So yun. And then kung may kurente, may sa kurente po, may poste naman doon sa kabila, pwedeng magpakabit doon. Kasi ito, wala pa namang mag-ano, wala pa namang nag-ano rito. So, wala pang kurente. So, ito po, ipauwi na kami yung daan nito. Ayan po. Okay naman yung daanan. Ayan. So, walang problema po, guys. Napaka dalit ng puntahan. Okay. So, sa mga naghahanip din ng iba na hindi, ayung bang kunti-kunti lang yung lupa, halimbawa, 500 square meter. So dito mayroon din sa tabi din siya ng kalsada, may 500 square meter tayo for only 95 pesos. Ganun. So yan po. Ayan dito, oh, marami kami mga kasama rito, guys, dahil gusto din lang bumili ng mga lupa dito kasi gawin nila ng rest house kuno, yun, bahay bakasyonan, ganun, no? So ito po ay nasa tabi lang po siya ng kalsada, guys, 500 square meter for only 95 pesos. And then meron din tayong second lot nito, guys, may second lot po siya. 500 square meter is only 85 pesos. Ganun po siya kamura, mga kawing. So ayan, arat na sa mga may gusto po, guys. Libre tripping po tayo. I-PM niyo lang ako, mag-comment kayo, tapos ano, i-PM niyo lang ako, tapos kung guys, sa Davao po ito, guys, sa Davao region po ito, sa Mindanao, sa Bataan, ayan. Kung gusto niyo mag-tripping tayo, sama kayo sa amin. Wala na, burag baba lang dito siya. Kasi libre naman ang sasakyan. May pagkain naman tayo, kasi libre po. Ayan. Para makita niyo yung area. Kasi hindi lang kasi itong area na piniflex namin. Marami pa talaga mga kaweng. Marami pa tayong mga area na pwede natin ipang-flex. No? Mayroon pang may mga patag, may mga bukid pa, may mga bundok-bundok. Yun. Yan po si Sir, ano yun siya. Siya po ang nagdadal ng mapa. Ganun. So, tinitingnan niya kasi marami kasi ang bumibili rin dito. Tinitingnan ni Sir Ken kung mayroon pang mga bakante, tapos kung ano pang sino pang wala, tapos nilalagyan nila ng parang marka, ganun.